Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ang YouTuber sa balat ng YouTube, Mr. Kabibig Vlogs. Ako si Kabibig. Ito ang aking second YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, share, comment below. And the same time, isampal ang video sa mga pinkish o globot. Now mga Kabibig, marami kasing nagsabi na ipakita naman ang video kung saan madami ba ang nag-attend sa lecture ni Mama Lenlen sa Harvard. Harvard talaga ang sabi ng ibang netizen. Kaya meron ako nakita isang video kung saan talagang ang pinag-uusapan ni Madam Lenlen ay tungkol sa disinformation sa Pilipinas, na para yatang tayo ang nangunguna na magbigay ng mga misinformation, disinformation. Oo, tingnan natin kung ano ang kanyang sinasabi, kung sino-sino ba ang nag-attend sa kanyang lecture, madami bang estudyanteng nakikinig sa kanila, foreigners ba yung mga puti, or kung ano ba. Ako, panoorin ninyo ang video ito. I need to say, we are all on the same boat. But whatever your motivations are, your presence here today signifies that at least you have a passing acquaintance. You have a passing acquaintance with the headlines in my country. So I'm not sure which headlines you have read so far, but there are a number of headlines which says that the Philippines is the petri dish for disinformation. Another headline states that ano ba ang napansin niyo sa video? Comment below. Disclaimer lang ha, ito lang yung obserbasyon ko, nakikita ko sa video. Okay, itong una ko nakita talaga. Until now, nagbabasa pa rin si Mama Lenlen. Oo, no? Hindi siya confident magsalita. Diba? Diba sabi nila, intelihente si Mama Lenlen? Diba sabi nila, abugada si Mama Lenlen? Diba sabi nila, magaling si Mama Lenlen? And selfless si Mama Lenlen? Eh bakit hanggang sa Harvard lecture, kayang lecture ba, nagbabasa pa rin si Mama Lenlen? Hindi ba siya confident magsalita? Hindi ba niya inaral kung ano ang kanya i-lecture? Kailangan ba talagang magbasa every now and then? Pati ang kanyang explanation, pati kanyang her own explanation, kailangan basahin? Ano ba ito? Ora reading ba ang nasa Harvard? Kalerke, no? Natatawa ako. In fairness, mas mabuti pa yung high school student mag-report. Mag-presentation ba? Kaya alam nila kung dapat talagang pinag-aralan nila kung ano ang kailangan sasabihin. Talagang mga ilang days, ilang nights na kailangan lang basahin, aralin, para confident silang mag-reporting sa klase. Itong si Mama Lenlen, naging vice president na. Nagtrabaho na sa gobyerno, marami ng experiences, facing different people, public speaking. Eh bakit until now nagbabasa pa rin? Kalerikin, no? Kayo mga Kabibig, anong reaction ninyo sa nakita niyong video na si Mama Lenlen nagbabasa? And number two observation ha, may palibring snacks pala dyan? May pamerienda ba? Akala ko lecture lang ba na talagang tutok na tutok ang mga estudyante, because we need to learn this topic, this new learning from the ex-vice president of the Philippines, na maybe she mag-contribute siya sa learning sa amin. Pero may pakain pala ang lecture sa Harvard? Akong ganun, ma'am, sarap pala. Oo, talagang matututo ng masyado ang mga estudyante. Talagang meron talaga sila matutunan. Oy, kasi sa harapan mo may pa-snacks ka dyan. Natural, makikinig ka talaga. O hindi ka magugutom ba? Numurag, hindi ka maano ba, ma-feeling mo na mabuboard ka sa kanyang lecture? Kasi may pakain. O dapat talaga may pa. Sabi sa'yo pa ba, dapat na achieve pa. Pakaan ba pa? Sa taon na niya, oye, pampalubab-loob. Halerke, oye. Iba. Iba si Mama Lenlen. Number three. Ano ba yung pinag-usap-usapan niya itong kung sa misinformation, disinformation sa Pilipinas, na para number one yata ang Pilipinas na magbigay ng mga misinformation, disinformation? Alerke naman, oy. Bakit? Biktima ka ba, Mama Lenlen? Eh, biktima? Grabe naman. Talaga? Ay, nako.
Biktima, di ba, yung mga sinasabi mo, 1,700 islands. Ano yon? Information, disinformation, or maling impormasyon? Diba? Kung yung mga sinasabi mo ba, ang Pilipinas ay talagang nangunguna sa pagpalaganap ng misinformation, disinformation, eh, ano ka bang citizen? Di ba Filipino ka? Eh, hindi ka nahiya na nagpresentar dyan. Tapos parang sinisiraan mo ang bansa natin. Uy, Pilipina ka ba? Mahal mo ba ang bansa natin? Grabe naman. Ganun ba talagang klaseng lecture ay bibigay mo? Nahiya ka naman. Uy, grabe naman klaseng lecture na yan. Alam mo mga kabibig, ito talaga mga sinasabi ng ating mga netizen ba? Nahihiya ako para sa bansa natin. Parang ang kapal-kapal na mukha na ni Mama Lenlen ba, hindi nahiya na ang ating bansa ay kanyang pinahiya. Baka daw sakali manalo siya pag maging professor siya sa Harvard. Move on na sa issue mga BBM loyalists. Nagbago na si Mama Lenlen, nag-move on na siya. Nag-move on? Yung presentation na yun, move on na ba yun? Nako. Ay, kalerky talaga itong Mama Lenlen. Ito ha, ito mga iba pang komento. Ayun na. Isang professor lang yan nag-invite sa, dyan sa class. Nag-invite ako dati speak in the class of Auckland University. Sabi na sa Senba. To talk about quality control kasi topic nila on the particular 2 hours class. Professor lang nag-invite sa, kasi customer ko sa farm yon. Ilan din yung student, tipa picture lang yan. Baka hindi lang yan ang admin ng Harvard. Iwan ko, eh, basta. No choice ang Harvard University. Utos ni Ma'am Lloyda magtalas. Need ng more exposure ang nanyang puppet. Baka planning isasabak sa US election. Ay, galerky. Oy, galerky talaga si Ma'am Lenlen. Kaya mga kabibig, achieve na achieve si Mama Lenlen sa Harvard. Oo. Sabi pa ng isang netizen, hindi nga alam ibig sabihin ng electric current. Puro sablay lang, nagpe-pretend lang, nagmarunong. Lutang talaga. Diba? Ito pa o, ito pa o. Grabe talaga o. She has no qualms about displaying her stupidity in the United States. Ay, meron isang picture mga kabibig ha, na kung saan kuha na si Mama Lenlen ay nagbabasa. Ito oh, parang nag-practice lang magbasa. Mali-mali pang pronunciation. Where? Subject verb agreement din ni Mama Lenlen. Grabe talaga itong mga netizen. Makahanap ng mga ano ba, na mga ebidensya, na kung saan talagang nagbabasa si Mama Lenlen. How can it be really irrelevant if she keeps destroying the image of this country and defacing it only to claim that she is the right one and everything is wrong? Ay, tama. Sabihin mo kay kupal-kupal na madam na mag-move on na siya. Then siya kala ko tanggap niya ang pagkatalo niya. Kung matatanggap niya ang pagkatalo niya at gagawa siya ng mabuti, edi mas maganda. Tulungan na lang niya si BBM para lumago ang Pilipinas. Pwede niyang gawin niyang topic sa Harvard para imungkahi na magtulungan lahat ng Pilipino. Ay, galing. Bakit hindi naman kaingit-ingit ang katangahan na pink ng inanyo? Binawasan na nga niya bilang island sa Pilipinas. Sinisira pa niya ang Pilipinas. How cruel. Cruel. Ay, nako. Hirap talaga mag-English mga kabibig. Uy. Ay, nako. Sabi ng ibang mga pinklawan, pag-ingit, pikit. Malaking achievement niya ti Mama Lenlen. Move on na kayo. Ay, insecure kasi hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nandyan. Mag-Harvard din kanyo. Eh kasi yung diploma niya galing rekto. Ay, grabe silang makakomment kay BBM. Sige nga, oh, kayo na ni Mama Lenlen. Oh, kayo na mag-Harvard, Harvard University dyan. Basta kami, ang nanalo na Pangulo ng Pilipinas ay si Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan si Lenlen ngayon? Nagpa-lecture-lecture lang sa Harvard. Ay nako eh. Ay, ang hirap magbasa pala. Oy, ganito pala naramdaman ni Mama Lenlen no, nagbasa siya ng kanyang script ba, ng kanyang explanation sa kanyang mga slides. Ang hirap magbasa pala.
Ay, nako mga kabibig. O, yan lang ang ating pinag-uusapan ngayon ha. Comment down below kung happy ba kayo na nagpunta si Mama Lenlen at discuss something na ang Pilipinas daw ang pangunahing mga nagpalaganap ng misinformation, disinformation. Write down your comment below ha. Don't forget to subscribe, like, share sa mga friends mong tulog na until now. Bye everyone! See you next time!